Okay guys, so gusto ko lang po magbigay ng aking mga thoughts and opinions regarding sa mga nangyayari ngayon because of coronavirus. Okay, initially balak ko sana na gumawa na lang po sana ng yung Facebook status. Okay, so i-status ko na lang sana to sa Facebook. Pero naisip ko na mabuti pa gawan ko na lang siya ng video para mas maipaliwanag ko ng mabuti yung aking mga saloobin. At the same time, para po makapag-upload nga rin ako dito sa ating channel. Okay, kasi hindi ko masyado na-utilize itong Totally Clark. Okay, ito pong second channel nga po natin. Okay, pero yun nga, napapansin ninyo, nag-upload nga po ako dito ng mga ginagawa ko sa mga dolls ko noong nakaraan. Kasi nga po, gusto ko lang po talaga na, yun nga, ma-utilize po ito at makapag-upload po dito sa channel natin. But anyway, so mapunta na po tayo dun sa gusto ko pong sabihin. So, alam ko po na marami naman po sa inyo yung pong nakakaalam na, okay, imposible hindi nyo po alam unless you're living under a rock, tukol nga po dun sa coronavirus. Okay, so because of this, marami nga pong mga lugar, mga bansa na naka-lockdown po ngayon. At isa na nga po dito yung Pilipinas, okay, mga katulad po ng Metro Manila, naka-lockdown po kami. Well, ayaw nilang tawagin na lockdown yung community quarantine, ganun ang sinasabi nila. Pero initially, parang ganun din naman ang ibig sabihin nun. Lockdown. Okay, since hindi ka pwedeng lumabas-labas masyado, or hindi naman sa totally pag nagbabawalan ka, pero hindi po ini-encourage na lumabas ka. Okay. And then, ayun, marami na tayo nakikita po sa Facebook, okay, sa mga balita na because of this, hindi nga po nakakapunta ng trabaho po yung mga iba, o din yung mga estudyante, hindi pa po sila, mga matagal-tagal na rin sila hindi nakakapasok ng school. Dahil nga po, ginagawa nga po yung social distancing. Yung pong, iniiwasan nga po yung maging masyado kang malapit, okay, sa mga tao dahil iniiwasan nga yung pagkakahawa-hawa. Okay, so ano po ba yung opinion ko regarding this? Okay, so para sa akin, yes, tama lang po na mag-implement po sila ngayon ng quarantine, okay, o ng lockdown. Kahit ayaw nilang tawagin na ganun, pero ganun na rin essentially yun, lockdown. Okay. Kasi nga po, mahirap na. Okay? Kasi nga kapag kunyari ikaw, pinagpatuloy mo lang yung buhay mo na parang walang nangyayari. Kahit na meron naman talagang nangyayari na dapat nga maging maingat ka, pwede kang mapahamak. Okay? So, ano mang mangyayari? Maglalong lalaganap yung sakit, lalo kayo magkakanda hawa-hawa. And then eventually, okay, so it will cause death. Siyempre, ayaw naman natin mangyari yun na magkaroon ng malawakang kamatayan, okay, sa ating bansa, ganyan, sa mga kasama natin. Ayaw natin siya may mahawa natin din yung accidentally, yung mga ano natin, yung mga kapamilya natin, mga kaibigan or what. So, yun po. Pero sa isang banda kasi, okay, naiintindihan ko rin po kung bakit po yung mga tao po ay upset about dito sa lockdown. Okay, so syempre po dahil nga dito, hindi nga po nakakapasok sa trabaho yung karamihan, okay? So, hindi naman po kasi lahat katulad po natin. Ako po, work from home po ako. So, ito nga po yung ginagawa ko. Nag-YouTube ako. So, okay, hindi po masyado ako naapektuhan, okay? Dahil hindi ko naman po talaga kinakailangan lumabas ng bahay para po makapagtrabaho. Pero paano po yung mga tipo nagko-call center po na hindi naman sila work from home, yung kailangan nila pumunta sa opisina, kailangan po nila magpunta sa shop, okay, kung para po tumao po doon at magtrabaho nga. Mga sales ladies, mga taxi drivers, okay, mga tricycle drivers, yun lahat po na mga kailangan niyo yung lumabas, yung hindi work from home. So, paano naman po sila? Okay, so, kasi po, ganito po, kasi marami po ako nakikita po sa Facebook na nag-i-status na makukulit kasi kayo, matitigas ang ulo nyo, ganyan-ganyan. May nakita pa nga ako parang ilang beses kasi na-forward to sa akin na hindi ko na po babanggitin yung pangalan, pero ano po siya, parang ay suppose isa po siyang dancer or personality po na naglagay nga po doon na nagagalit po siya kasi matitigas daw po yung ulo, okay, ng mga Pilipino na yun nga nagpumilit daw na lumabas ng bahay dahil nga po inaano nila, wala silang trabaho, sacrifice lang daw. Ngayon, ganito po ang ano ko dyan, ang opinion ko po dyan. Yes, naintindihan ko po yung sentimiento nila, yung ibig nilang sabihin na dapat nga talaga magsakripisyo, yun nga, magtiis-tiis lang muna, pero ganito kasi yun. Paano nga po kapag kunyari wala naman po kayong naitatabing pera, okay, yung parang isang kahit isang tuka lang kayo, ibig sabihin,
yung sweldo ninyo, gagamitin nyo yun para pantustos sa mga pangangailangan ninyo sa susunod na 15 araw hanggang sa susunod na sweldo ulit. Okay na wala ka naman na itabing pera para dito. Okay sa mga ganitong pagkakataon. Because ideally, yes, tama nga lang na magtipid, okay, mag-impok, magtago ng pera para sa mga emergency nga, katulad nga ng ganitong nangyayari. This is an emergency, okay? So, hindi na natin kailangan pagtalunan yon, emergency na po talaga itong nangyayari ngayon. Pero paano nga po, kunyari, yung kinikita mo, talagang sapat na sapat lang, wala ka talagang naiimpok, o kung meron man, kakaunti lang ito na hindi po sasapat para po hindi kayo magtrabaho ng isang buwan, okay? So, ayun, okay? So, sana po, ano, wag rin po tayo masyadong harsh, kasi po, really have to balance it out, weigh it out. So, tingnan din natin kung saan sila nagbumula. I doubt, okay, na kung ito pong mga taong to ay meron po silang ipon, meron po silang pagkukunan ng ibang pera, okay, na magreklamo sila. Eh, sino ba naman yung ayaw po manatili na lang siguro sa bahay para po magpahinga na lang, mahiga na lang sila dyan, magnood ng TV or what? Okay, sino ba? Well, meron po, okay, yung mga gustong lumabas, yung ang ayaw nilang napipirmi sa bahay, gusto po nila mag-enjoy. But all I'm saying is, sino po ba yung ayaw po na magliban sa trabaho para po enjoy po nila yung kanilang sarili or gawin nilang spend na lang yung time with their family? Okay? Pero ayun nga eh, kasi nga po the harsh reality is, hindi po sila handa para po sa ganitong klaseng bagay na hindi sila magtatrabaho. Saan sila kukuha ng pambayad po sa ano, sa mga pangangailangan nila? Like, okay, yung pong kung nagrenta sila ng bahay, kunyari nagrenta sila ng apartment, okay, buti sana kung understanding din yung landlord, yung landlady, yung may-ari ng apartment o bahay na yun na, okay, wag muna kayo magbayad kasi naiintindihan ko na hindi nga kayo nakakapagtrabaho. So, hindi po kayo, wag muna kayong pumasok, wag muna kayong magbayad, wag mong itindihin yun, ganyan. So, kung may mga ganun po, mabuti, pagpalain po nawa kayo ni God, okay, mabuti po kayong tao, so, bahala na po si God na gumanti po para sa kabutihan ninyo, sa pagiging maunawain po ninyo sa mga sitwasyon. Pero paano pag hindi? Okay, paano pag ito yung ano, nangangailangan din ako, so pasensyahan tayo. Kailangan ko rin ng pera, so kung hindi kayo makakabay, di maghanap-hanap na kayo ng ibang matitirahan. Or hindi nga lang ganyan eh, malay mo, okay, so alisin natin yon. What if yung talaga naman pagkain, wala kang, ano, pwede ba naman na, naghihirap kami, wala akong trabaho kasi nga hindi ako makapasok, pwede mo ba akong bigyan na lang ng pagkain o pautang na lang? Okay, kasi palaging ganito ang thinking ng mga hingyan mo ng tulong. Hindi ko sinasabing nila lahat ha, pero karamihan, aminin na natin. Siyempre, they're out to protect themselves, to serve themselves. Serve themselves. Ibig sabihin, uunahin muna nila yung pamilya nila, yung kapakanan nila, bago nila intindihin yung ibang mga tao. Which is, for the most part, hindi ko po rin kasi mataalis sa kanila. Kasi syempre, alam, ano, wag na tayo magbaka-impokrito dito. So, syempre, iunahin din natin yung sarili nating kapakanan, yung kapakanan ng pamilya natin, madalas, bago natin isipin yung ibang mga tao. Kaya nga tayo nagpamilya, kaya nga tayo nag-asawa, para bumuo ng mga sarili nating mga responsibilidad, para yung, syempre, siling unahin natin bago yung iba. Okay, pero yun, syempre kailangan pa rin naman na maging ano ka, maunawain ka. Kung hindi mo naman talaga tipong super kailangan na talaga mamamatay ka na rin sa gutom pag hindi mo sila napagbigyan ngayon kasi sobrang extenuating nga ng mga circumstances. Okay, so dapat sana maging maano rin tayo, makatao rin naman tayo. Pero ayun nga, okay, so nandun na ako. Kasi may nakikita ko, wala po akong papangalanan dito, wala po akong pinapatamaan, pero may nakikita kasi ako na parang masyado po nilang tinutuligsa yung mga tao pong nagsasabi na ayun nga nagagalit ganyan. So dapat din kasi intindihin din natin sila. Okay, nandoon na ako. Yes. So dapat nga na ano nga sila, wag na silang magpumilit na lumabas because you know, hindi nga po biro tong coronavirus, nakakahawa po siya. Then kapag nagkahawa na sila, di yun. Pero ano po, ang inaano naman po nila kung hindi sila mamamatay sa coronavirus, maaring mamatay naman po sila sa ano, kawalan ng pagkain, mamatay po sila sa gutom. Okay? So, yun po bang gusto natin? At ano ko lang po sana sa gobyerno, okay? Sana nga po magsimula na po. Okay, I'm not going to pretend na alam na nanonood po ako palagi ng balita. Hindi po ako sobrang updated sa current events. Okay, I'm so sorry about that. Okay, mas personal choice ko po yun. The reason for that is
Usually kapag nakikita ko po kasi sa news, eh, medyo naapektuhan po ako, nadidepress po ako kapag napapakinggan ko po yung mga bad news, ganyan. So I tend to just not really read or watch the news. Okay, kasi nga po nakaka-apekto po sa akin. I would suggest, okay, so yung po mas maganda sana, since para kasing calamity na to, state of calamity na nga tayo, di ba? Ayun, yung isa sa mga nakita ko nga sa news yun, nasa state of calamity ang Pilipinas. Pero dapat siguro ngayon na tayo magbigay ng mga relief goods, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, yung mga may hirap, yung mga simpleng manggagawa, okay, na hindi nga po sila makapagtrabaho dahil nga po wala nga pong way para makapasok, kasi hindi nga sila hinahayaan. So puro sana kung itong mga ano, yung mga companies, naiintindihan nila na parang hayaan nilang sumweldo yung mga tao to, bayaran na lang ninyo na paunti-unti sa mga susunod na buwan, kasi hindi naman siguro po for the rest of the year tong coronavirus na to. So we just had need to wait it out, okay? Pero ayun nga, sana po may mga ganun na, sige, pasisweldohin ko kayo, pababaliin ko po kayo ngayon, okay? Pero syempre babayaran nyo to ng paunti-unti, okay? Yes, I'm sure medyo mahirap din to sa mga company, lalo na kung wala naman silang nakaset aside na budget para dito. Pero this is difficult times calls for very, very difficult measures, I suppose. Ayun, oh. Okay, naiintindihan. Alam ko po na ninyo, na gigets nyo pong ibig kong sabihin. So, hindi po ito yung panahon talaga para po mag-shadow po tayo maging makasalili. Kailangan din po natin isipin po yung ibang mga tao. Tsaka, ayun. Ayoko na sanang banggitin ito kasi nga po pala nalabas na parang puro naninisip po ako or what. Pero sana kasi, nung first time pa lang po na pumutok nga po itong coronavirus, okay, nung time na hindi pa po talaga nakakapasok ito sa bansa or wala pa pong report na nagkasakit nga po ng coronavirus, sana nagkaroon na po ng implement kaagad ng travel ban. Kasi aminin natin, okay, so nagsan po ba ito nagsimula? Ayoko na magitin yung bansa nyo kasi baka lumabas po na parang racist ako or what, since ang dami po nag-aakusa. Pero ayun nga, alam natin kung saan ito nanggaling, okay? So sana po, alam ko po medyo masakit po ito, isasabihin ko, maaaring may magagalit po sa akin. Okay, pero I feel na siguro na-avoid natin ito kung nag-implement na kaagad ng travel ban, yung pong mga galing sa bansang, okay, affected, okay, wala akong binabanggit na buwan, pero okay, alam niyo naman natin kung anong bansa yun. Okay, yung pong mga mamamayan nun, okay, mula sa bansang yun, dapat naging mas stricto tayo sa kanila. Hindi na sila pwedeng pumasok, hindi na po sila pwedeng lumabas. Kahit yung mga Pilipino o kahit saan, sino pong mga nationality na napadaan dun sa bansang yon for whatever reason, okay, hindi na po sila pwedeng pumasok dito. Okay, so ganun po. Kasi po nangyari ngayon, parang huli na eh, nandito na sa loob. So wala na tayo magagawa. Ano pa nga bang magagawa natin? Di ba nandito na eh? May kasabihan din. Okay, an ounce of prevention is worth a pound of cure. So ngayon, ang hirap-hirap i-cure nito. Okay, ang hirap-hirap na gawa ng paraan kasi nga nandito na eh. Pero kung nangyari naging mas stricto tayo ng mga panahong yun, okay, so baka wala tayo sa sitwasyon natin ngayon. Okay, so ganyan lang po yun na iisip ko. Ngayon po, ayun, lahat tamat na tayo may kanya-kanyang opinion about this, pero ayun po yung aking opinion about that. Okay, na feeling ko na gawan po sana ng paraan ito, okay, na-avoid po sana siguro natin ito kung naging mas maingat po tayo nung time na hindi pa ito pumapasok sa Pilipinas. Okay, na ayun. Kasi may mga nakita rin po ako. Okay, so actually, ito po talaga nag-prompt sa akin. Kasi ang dami nakikita sa Facebook na mga videos, okay, mga nagsasabi na parang tipong ganyan, ganito kami, ganyan-ganyan. Okay, may una yung nakita ko yung parang Filipina na parang galit na galit siya na bakit daw ganun tayo sa mga sabihin ko na Chinese. Okay, ganun, bakit tayo ganun sa mga Chinese. Okay, na yung mga employers daw nila kasi sila parang alagang-alaga daw sila, palagi silang tinatanong kung kumusta na ba sila, etc., etc. Okay, malamang. Okay, malamang ako kumustahin nila kayo kasi pinakikinabangan nila kayo. Okay, kasi nandoon kayo sa bansa nila. So syempre, okay, so bilang isang employer, okay, so responsibilidad ko na alalahanin yung aking mga employees. Okay, yung kapakanan nila, tatanungin ko sila kung kumusta ba sila, kung ano bang pwede ko magawa ko para sa kanila, etc., etc.
Okay, pero hindi mo kasi pwedeng i-deny yung fact na talagang saan ba ito nanggaling, hindi ba sa kanila? Okay, so ayun. Okay, so hindi yung porke ito yung nangyayari sa'yo, okay, eh dapat ganito na yung expect mo na maging reaction ng lahat. Okay, na parang magiging pareho sila ng opinion ng sa'yo. Okay, ako nga, in-expect ko na parang marami pong mga hindi po mag-agree sa akin, ganito. So, okay lang po, kasi lahat naman po tayo may opinion. Pero, remember na yung pong experience mo may not necessarily be the same experience na meron yung ibang tao. Okay? So, yun po. Okay? So, ayun lang masasabi ko about dun sa bagay na yun, na sana po ay hindi po tayo yung puro... Kasi ganito kami, kaya mali kayo, kasi ito yung nag-work para sa amin, so bakit hindi ito nag-work sa inyo? So, syempre, iba-iba po kasi. Iba-iba po yung sitwasyon. Iba-iba po yung mga reaction o yung pong iba-iba po yung paano bang hindi ko mapinpoint yung ano ko. Iba-iba yung experience ng bawat isa sa ibang tao. Okay? So, hindi mo pa sasabi na pa kung anong nangyayari o ano naging experience mo will be the same as someone else's experience, even though pareho kayo nasa sitwasyon na yon. Okay. And then, isa pa kung ano dito. Regarding po dun sa mga parang mga nagpapakalat po ng mga information, kasi po nagugulat na lang ako, araw-araw may bagong mga sinasabi, okay, tungkol nga po dito sa coronavirus. Okay, so, meron po na kung nabasa, napakinggan, na, or napanood na video na nagsasabi na yung pong bananas daw, mga saging, epektibo daw. Nakakatawa, Diyos ko. Okay, dahil mula nung lumabas yon, okay, nagbilihan na po ng saging. Nagkaubusan ng saging, okay. So, meron pa nga ako nakita na, okay, in 30 minutes na ubus na yung benta niya. Na good for him. Okay, at least nakabenta siya, nakumita siya dun sa saging. Kasi dati daw nabubulukan siya. Ngayon daw, wala pang 30 minutes na ubus na yung tinda niyang saging. Okay, then yung lemon din daw, yun. Okay, nakakatulong din daw siya. Na hindi ko naman po nga na sinasabi na mali po na kumain sila ng saging o kaya uminom sila ng lemon, na tubig na may lemon, ganyan. Pero yun nga, wag lang po sana tayo maging kampante na, okay, kumain ako ng saging, hindi ako magkakasakit. Wag po, okay? So, wag po kayong papakasiguro. So, kahit po na ano pang saging, kahit isang piling ng saging, ubusin nyo lahat yan. Kahit na lumaklak kayo ng lemonade na galon-galon, okay, so wag po kayo magpakakasiguro kasi nga po, wala pa naman po talagang sobrang nag-confirm, as in talagang sinabi po pinamalita na okay, ito yung kailangan nyong gawin, kumain kayo ng saging, hindi niya kayo magkakasakit. So, maaaring ma-increase lang yung ninyo, resistensya ninyo, kasi nutritious naman ng saging, at saka nutritious din naman siguro yung lemon, dahil may vitamin C nga po ito, and all. Pero, wag po kayo pwede, hindi kayo nyo pwedeng i- sabihin na okay na kayo, hindi na kayo magkakasakit dahil dyan, and then you will be reckless na labas lang kayo ng labas. Okay? And then regarding naman po dun sa nagpo-forward po sa akin ng madalas ngayon, okay, meron pong nagpo-forward sa akin na yung pong mga sapatos, dapat kung lalabas kayo, isa lang ang gagamitin yung sapatos or chinelas for that matter. Okay, kasi nga po yung pong virus ay pwede pong mag stay alive o yung pong manatili po dun sa concrete. Okay, sa nilalakaran nyo. So, kung lalabas kayo, tapos dadalhin nyo yung di pwede pong nagdadala kayo ng sakit. Okay, now, I don't know kung ano klaseng ano to na kaya mamuhay sobrang tagal outside in human body, no? Okay, pero, ayun, ang pinakapunto ko nandito ay sana po maging maingat din po tayo sa mga information na pinapakalat po natin. Now, I really don't mind yung po sa pag suot ng isang sapatos lang o chinelas. So, okay, wala namang mawawala, hindi naman po siya ano. Pero yung tipong, ang ina-avoid ko lang po dito yung pong nagbibigay ka ng information na, okay, pinaka-best na ano ganyan, pinaka-best na gagawin nyo is kumain kayo ng saging, then you will be okay. Okay, so hindi, wag po natin ganyan kasi mamaya, talagang meron sobrang maniwala na yun nga, ang ginawa na lang niya, hindi na siya nag-ingat dahil kumain na lang siya ng saging. Okay, which, hindi ko rin maintindihan kung bakit niya gagawin yun kasi nga, wala rin naman kasiguro doon. At saka meron pa ako nakita na parang yung mga vitamin yung mga type A daw na tao, yun daw yung mas prone for coronavirus. Now I'm not sure kung fake news ba ito, kung meron ba talagang scientific basis ito, o baka naman nagkataon lang na sadyang mga type A lang yung mga nakuha nila ng specimen ng ganito.
But anyway, so wag din tayo magtaka siguro na, oh, type B ako, so hindi pala ako tatablan, type AB ako or what, or type O. Okay, so, I'm sure yun po mga subscribers po ng Dolls and Spooks, aware po kayo na nag-upload nga po ako ng isang video, okay, na regarding nga po dun sa viral story ngayon about, okay, viral, okay, excuse the pun, viral story nga po tungkol nga po dun sa coronavirus. Okay, so yung pong story na yun, video na yun, inano ko nga po dun, talagang masyado ko pong sinabi na hindi nga po ako sure kung gaano po katotoo po yung kwentong yun. Okay, so I just made sure na, you know, just treat it as fiction. Okay, I think it's a creepypasta, ganyan. Kasi nga po, alam niyo na, okay, kasi po ang, I worry naman po ako na kapag kunyari yung tao po ay masyado pong naniwala po dun sa kwentong yun, baka po kasi to, you know, makamag-ghost na parang, okay, ganyan pala, meron palang conspiracy na nangyayari between, okay, this country and then this country, and then yun pala yung balak nila, alam naman pala lang sobrang, ano siya, yung walang gumagaling doon or what, may cover-up na nangyari. You know, okay, ayoko po kasi na parang tipong pagsimulan din po ko ng para bang yung mga tao matatakot na, di magpapanik or what. So, ang pinaka-purpose ko lang naman po sa pag-share ng kwento ngayon ay, well, I think it's an interesting story, then it's a frightening story. Okay, kasi nga po, it's relevant. So, syempre, kapag kunyari gagawa ka ng kwento, it's something, well, supposedly, dapat it's something na makaka-relate yung mga tao at the same time that they will find interesting to listen to watch, okay? So, yun, kaya ko po siya ginawa po yung kwentong yun. Kaya ko po nilagay, although it's not a paranormal story. Okay, pero ayun po, I hope na yung pong mga nakapakinig po na nakapanood ay magdasal na lang po tayo, at then syempre gawin po natin yung mga safety precautions para po hindi po tayo mahawa nga po nung coronavirus. Okay, so mga ano lang naman po, yun nga, kung meron po kayong sakit, ibig sabihin kung mahina ang resistensya ninyo or tipong madali kayong tamaan ng sipon o ubo, palakasin nyo yung resistensya ninyo, kung kakatake kayo ng vitamins, take lots of water. And then of course, iwasan na pong lumabas. I know medyo tempting po talaga na lumabas. Lalo na kung summer yung mga iba, gusto magbakasyon, gusto magpunta sa beach or what. Okay, pero yun, medyo taste lang. Pero which goes back to my first point, yun nga po. Yung pong mga ready naman, hindi nyo naman, pero may mga natabi naman pong pera, may mga natabi naman pong pagkain sa mga bahay nila. So, kung hindi nyo naman kinakailangan lumabas talaga, huwag na kayong lumabas. Pero, ayun, and then yung po mga tao naman po na kailangan po nilang lumabas para nga po makapagtrabaho, huwag naman po natin silang masyadong matahin or masyado po silang alipustahin or what. Okay, so yes, naiintindihan ko po na you're just concerned for them, okay, most probably. Okay, so natatakot kayo pa sa kanila, gusto lang nyo lang din silang huwag magkasakit, huwag silang magkalat ng sakit or what. Pero ayun, so siguro intindihin din natin kung saan sila nanggagaling. Ang pinaka best niyan is, okay, so magsimula kayo sa sarili ninyo. Okay, kasi kung gano'n naman pala na kayo, or pwede naman kayo wag naman natili sa wag na kayo lumabas ng bahay, I mean, pwede kayo manatili na lang sa bahay niyo, then don't go out. Okay, gano'n na lang po siguro yun. And then, patuto sana tayong magbigayan din kapag kunyari alam niyo naman po niyo yung kapitbahay ninyo na wala po silang sapat na pagkain, then medyo naghihirap po sila talaga. Because they're not really prepared for this, then baka kung pwede po kayo makatulong sa kanila kahit paano, then wag naman po sana tayo magdamot ng tulong sa ating kapwa. Okay, so hopefully matapos na po itong nararanasan po natin na coronavirus, okay, yung epidemyang ito, yung pandemic issue na to, okay, sa mga susunod na linggo, araw, okay, sana bumalik na po tayo sa dati na maging okay na, pwede na tayo lumabas-labas, hindi na tayo natatakot na may coronavirus or what. Pero ang pinaka gusto ko lang pong iwanan sa inyo siguro na message is magdasal po tayo, manalig po tayo sa Diyos. Kung sino man po yung inyong pininiwalaan, kung ibang religion man kayo, then just pray. Okay, so magpray po tayo, huwag po tayo mawala ng pag-asa na ano't ano pa man ay makakaraos po tayo dito sa ating kinakaharap na crisis ngayon.
So yun lamang po. So yan. Parang ang pinaka isa rin sa mga pinaka purpose ko kaya ko po ginawa po ito is yun nga, gusto ko nga rin pong masabi nga po yung mga saloobin ko po regarding po dito sa issue na ito. Okay. Issue o yung epidemyang ito o kung ano man po ang gusto nyo itawag dito tungkol nga sa coronavirus. So ayan, let's just pray, okay? So huwag tayo mawala ng pag-asa gaya na nasabi ko kanina. At saka nga po yun, maging masunuri na rin po tayo. Okay, so sundin na rin din po natin yung mga binigay po nila mga guidelines kung paano po makakaiwas nga po na magkaroon tayo ng coronavirus. Yun lamang po and have a great day, evening or afternoon. Okay, so salamat po sa panonood at pakikinig po nito. So God bless po sa lahat. Bye-bye!